morning, guys! Welcome to Vlogmas Day 5! 5 na ba? Tama ba? It's so early. 7 o'clock. And we slept at 2 o'clock. Iatid lang namin ni Don si mommy at brother ko sa metro station. Kasi flight nila today. So, samahan lang namin sila para hindi mahirapan magbaba ng maleta. Nag-ask ako kung magkano yung taxi. Meron kasing free taxi service. Itong hotel na nabook ko sa booking.com when he arrived. Alam ko mahal yung taxi, pero nag-ask ako sa kanya. Mag-message siya sa akin. Sabi niya, in case I need service, message ko siya. So, tinanong ko kung magkano para sana hindi na mahirapan si mommy tsaka yung kapatid ko mag-train. My God, sobrang mahal pala. Thank you booking ha, may free. Siguro dahil 10 days kami kaya may free airport service. Sila kasi ano lang, 4 nights. So, walang free yung kanila. Tapos yung sa amin, meron. Oh my God, ang mahal na sa 7,000 pesos. Eh, yung train, ano lang, walang 1,000 pesos. Anyway, isang train ride lang naman. Tapos, ano, airport na. So, atid na lang namin para hindi sila mahirapan mag-baba sa stairs ng maleta. Plus, last day na namin makikita si mommy kasi pag-uwi namin, nasa states na siya. Today's agenda. Mag-work ako today. So, medyo rest kasi talagang pagod na kami. Plus, may need to work. Kasi 11:11 na sa isang araw. So, tomorrow ang posting ng mga 11:11. So, gagawin ko na siguro lahat because tomorrow is Don's birthday. Alala ko last year ng birthday din ni Don. Busy-busy din ako dahil 11:11. So, gagawin ko na lahat ngayon para masubmit ko. Tsaka meron ako mga mapopost. Actually, hindi naman sobrang dami. Dahil hindi naman tumanggap ng work si Mama Ace for me. Every time nag-travel ako, hindi naman siya tumatanggap. Pero yun, may kaperaso. So, gusto ko gawin ko na lang din today para matapos. And then, meron akong ginagawang outfit videos na may transition. Na araw-araw, nahihirapan kami ni Don gawin ng maaga dun sa spot. Dahil, syempre, nagmamadali na kami, tapos ang hirap niya pang gawin pala. Kung ano-anong pinili kong pege, nasimulan na namin, so kailangan ko na ituloy. So, naisip ko, gawin na namin lahat today. Yung bihis-bihis na lang ako. Tatlo na lang kasi yung kulang kong outfit. Para sa mga araw na susuot ko yon, hindi namin kailangan bumalik dun sa spot para ulit-ulitin. So yeah, that's the agenda of the day. After that, chill, pasyal na lang kung saan man kami. Baka dito na lang sa area. Dahil may pa naman kaming araw na mag-explore ng other areas. Tomorrow, Mount Fuji kami for Don's birthday. Ano ba yung kakagisi ko lang, daldal ko na yun. Yung agenda, inaantay ko kasing maging ready. Si Mommy tsaka si, ano, si Mac. Talk to you later. Galing talaga. Hanggang last day ba naman? Sadya. Talaga sinagad eh. Sinagad ang pagkawala. Hirap na ang buha ko. Nagkamali pa ng baba. Akit na naman kami tapos sa kabilang station pa pala. Ay, iba sa akin. Sa kabilang street pala dapat. Kami naligaw ko yung mga coin ba yan. At pala, tinadala ko na kayo doon yung bag. Mamalimos muna tayo. Ay, ko, alis na lang talaga. Tapos umibili ng ano, ticket si Mac. Wala na pala silang pera. Wala nang tinira. Eh kami nyo doon, din naman kami nagdala ng pera. Oo kayo, wala pa ba yung ticket. Hindi pala tumatanggap ng card. Nakakaloko itong machine na to. Mga malibos po, 170 na lang po kailangan namin. Malibos po. Malibos saan tayo? Hirap po eh. Sayang ang ano, withdrawal fee ang mahal. Kami dito po. Tawali po. Hanggang dito na lang kami. Mag-iingat kayo ha. Iman nyo lang kami dito sa Japan. Ang hirap talaga maging OFW. Sayonara sa imong tanan. Buti pa kayo, uwi na kayo ng Pilipinas. Kami, hanggang Pasko pa. Pabundot pa kayo. 2 years pa yung contract. 2 years pa yung contract ko, tagal pa. Bye! Ingat.
Hindi nga pala kami tayo magkikita ni Mami. Oo nga. Ikaw, bahala. Bye! Okay, we have successfully delivered the package. Jess, good luck na lang doon sa dalawa. Wala na silang internet eh. Tsaka, wala na yung silang pera. Bakit may card naman? Kasi hindi gumana yung card. Kami naman ay uuwi muna and we'll try to sleep again. Kasi hindi kami nakapagdala din doon ng pera. Nag-realize ko. Sana pala, dala tayo na para pwedeng bumili ng breakfast. Mamaya na lang. Ayun muna tayo. Pagod. Ready 1 p.m. 12 na kami nagising ni Don the Builder. Now Don went to 7-Eleven to buy something to eat, tsaka coffee. Tapos ako mag-start na kung gumawa ng content. Ang halina. Masyado ko sineryoso yung sinabi ko. Ito nung pasok ko. Okay. Yung mga tagalinis dito. Pumapasok kahit nakahiga kami. Nakaantuloy-tuloy. Sino mag-inis mo? Basta kailangan makapag-inis sila kahit nandito. Anyway. Sineryoso namin sinabi namin magpapahinga kami. So now I have to start making contents, pero hindi ko magana yung utak ko kasi sakit ng ulo ko, tapos wala pang coffee, kaya update ko lang kayo. Para kami nagsaya ng isang araw, pero okay lang siguro, pahinga. Kaya nga kami nagtagal dito para hindi masyadong pagodan. So now I'm making contents for my penny pairs because of 11-11, the biggest sale ever. What did you buy? Coffee. It's on the Builder's Grocery Haul or 7-Eleven Haul. Ooh, what is this? Pasta salad with fried chicken egg sauce. No title. Something. Ooh, this looks also good. Walang mga pangalan. Picture na lang. What's this? Croquette. I want my coffee first. Yan pa yung mga gagawin ko. Hindi pa ako nakatapos ng isa. Pero sige, kain mo na tayo. Sometimes you're physically bound down, but mentally gone, 10 years ahead. You dream of something you don't really want, and when you return, everyone has moved on. Follow tradition, you do this and that, place a rock on a stone, no, it won't bring them back. You're mourning, waiting for this pain to pass, if you needed help, then you just need to ask. Yun na kami lalabas. Pero meron pa ako isang i-film sa baba. Tapos after nun, mamamasyal lang kami. Chill pa siya lang dito sa neighborhood namin. Look, I'm using my new camera, guys. I'm so happy. Lit lang. Tapos ang wide angle. Yan ang aking comfortable fit of the day. Kita niyo ba? Now, si DTB, nakapostura siya for today's video. Ang ganda ng outfit mo, love. Yeah, let's go. I think we're gonna go to... Saan nga tayo buta? Yan niya na alam ko saan. Baba nag-work. Ako, sabi ko kayo doon mag-ano siya. Research ng mga pwede na puntahan or pa siya lang. Na may pa lang pwedeng puntahan malapit dito sa hotel namin. Sa Asakusa. So I think we're gonna go to a temple. Palengke daw sabi niya. Masasama na lang kayo. Finally, akala ko kasi makikita nyo lang sa vlog today ay nasa hotel lang kami. Wait, mag-film lang ako ng transition video. Ito yung spot. Pag lumabas to, nakita nyo na yung video na yun sa Instagram. Wala, may dumagdag na naman sa harang natin. Doon pa talaga siya. Transition spot dito sa likod ng hotel namin. So, film ko lang muna itong outfit ko. Okay, first is this baked sweet potato.
natin ang picture ng mama. Ang gato ng butter. Nasa siyang ano, kamote fries. Sarap talaga ng sweet potato nila. Ano nga ito? Parang siyang pan, ano, pancake na love. Sweet potato na nakabalot sa pancake. Sarap talaga yung sweet potato. Date kung anong number yung nakuha mong 22. And then you get there sa ano, yung iyong fortune. Ang sabi, ay Diyos ko, oh, nga, no? Hikap na hikap kami mag-translate ng English pa sa likod. Pag good fortune yung nakuha mo, iuwi mo na yan. Pero pag bad, kailangan mo siyang itali. Tali dito, ganyan. Para hindi mo isama yung malas. So, regular fortune si Don, ako, uy, good fortune sa akin. Although you hope to succeed in life, God will not furnish you with income. If you apply good manuscript to Him, you will soon get income. Then you can obtain good fortune repeatedly. Your wishes will be realized. A sick person will recover in a little while. Oh my God, kaka-wish ko lang nun for daddy. The person you are waiting for will come home soon. You should be careful in health all the time during... Oh my God! You should be careful in health all the time during your trip. Building a new house, removal, marriage, and employment are all good. Oh, building a new house, love. The lost article will be found, but they... Oh, talaga? Nagbabalak pa naman kaming lumipat ng bahay. Or bumili ng bagong bahay, something. Pero tayo, na-building a new house? Building a new house and removal are both good. Pag-iho tayo marriage, employment. Your request will be granted later. The patient will get well later. Pag-iho kaming may patient din doon, si daddy siguro yun. The trouble upon you will change to better gradually, just like clouds go vanishing off. Oh, so maganda pala yun sa'yo, love. The moon will come out shining brightly. The whole sky will clear up. When spring comes, trees and grasses flowers. Full bloom, the scene change better like this. So do many fortunes come to you quickly. Parang mas maganda yung kay Don. Pero nakalagay regular fortune. Sa akin, good fortune. Pero parehong maganda. Although yung sa akin nakalagay, although I want to succeed in life, God's will not furnish you with income. Baka dahil magastos ako. Pero favorite ko yung a sick person will recover in a little while. Yay! We got good fortune. Ang sarap nitong chicken na kinain ni Mac nung isang araw. Sabi niya babalik-balikan niya. Hindi na siya nakabalik. So, iingitin na lang namin siya habang in-edit niya. Kuya, sino? May pumunta? Sa likod mo. O kaya sa likod mo naman ay Don Quixote! Ito pa rin talaga babagsak mo lagi. Nawili mag-vlog sa maganda ka naman. Hindi na dog show mo na ako. O, ikaw. Soy mo sa gili mo. Gusto mo maglagay ng extra? Harap? So, masarap nga talaga dito. May award nga siya, 2020 Grand Prix Gold Medal. Pag pinanood natin ito sa vlog, habang nag-edit si Mac, tsaka ako, matatakam na naman tayo. So, masarap nito. Sobrang malasa. Dito siya sa harap ng Uniqlo sa Asakusa. Another way to find it is it's in the same building as Don Quixote sa Asakusa. Sa ilalim ng Don Quixote, tapos kasi katapat ng Uniqlo. Parang everyday, part na ng buhay dito yung pag-Don Quixote.
parang kailangan lagi puntahan everyday. Daily activity dito sa Japan talaga. Si Landa Builder gusto niya mag-ikot ng mabuti. Kasi dalawa lang kami ngayon at saka wala siyang Fitbit. So, siya naman ngayon ang mag-explore. Kailangan maka 5,000 yen ka para tax-free. Kung hindi mo kaya, tutulungan kita. Huwag ka mag-alala. We are back home. At di ka pa rin kami nakakain na ramen. Tinasar ko si Don. Isang linggo na siya na dito. Yung goal niyang araw-araw mag-ramen, di pa rin niya na-achieve. Nakapag-ramen siya pero instant pa din. So 7-11. Anyway, I'm so happy because my haul today consists of fruits. Inaaraw na akong nag-hahanap ng fruits dito. Kasi mahilig akong pumili ng mga Japanese fruits yung kay Protazan. Sabi ko, nandito na ako sa Japan, hindi pa rin ako nakapag-fruits. So, of course, my number one favorite are these Japanese strawberries. I'm so happy and excited. Bako! Hindi kasi kami nakakadaan masyado sa mga groceries. Tapos buti na lang kanina, kakalakad namin ako. Magkano yung 980 baht? Ano dirham? Yen. International. Pagkano yung 980 yen? Mga 500 pesos. Wala. Oh my god. Sobrang mura. I'm so happy. Pwede ba mag-uwi ng madaming ganito? Ito medyo mahal talaga ang Muscat grapes kahit saan. Kahit sa States, kahit dito, kahit sa Pilipinas. Pagkano yung 2,380? 1,000 pesos? Walang-ulang 1,000. Not bad pa rin. Kasi sa atin, binibili ko ito ng 2,000. Ay, hindi ko alala. Wala alam. And then, since inaasar ako ng kapatid ko dahil favorite fruit namin to sa States yung bagong bahay ni na ate, merong puno ng persimmon. So, inaasar kami ni Nini. Dahil persimmon season ngayon, so pitas siya ng pitas araw-araw. Sabi niya, nasa Japan ka. Siguro Korean, meron ba Japanese persimmon? Kasi ang alam ko lang US tsaka Korean. Yung binibenta sa Pilipinas, madalas Korean yun eh. Hindi pa rin siya kasing sarap nung sa US. But ito, ewan ko kung ano, kung Japanese ba ito. Pero okay na rin. Problema lang namin ni Don the Builder, wala kaming knife. Tapos bawal akong kumagat, diba? Kasi nga, bago yung ngipin ko. I don't know. I always trust Don the Builder to find a way. Nahiram kami sa baba, wala daw eh. Okay, tuloy-tuloy na natin yung haul ko. May haul na naman for today kasi nag-donkey na naman. Okay. Let me show you today's haul. Ay, nag-Uniqlo rin pala ako. Pero okay, itong donkey mo na. Kailangan namin bumili ng isang maleta. Pero nakita to ni Don, tapos foldable lang siya na ganyan. So, sobrang laki niya, tapos 130 liters. So, pwede namin tong dalhin anywhere we go. Kasi every time we travel, palayang we end up na kailangan namin ng extra bag or luggage. Like kaming buibili ng luggage, just binibenta na lang namin. At least ito foldable, pwede namin dalhin anywhere. Para kapag napa-excess baggage na naman, then we can use this for check-in. Diba? Sobrang laki. This is a really good buy, in fairness. Hindi tayo bumili ng padlock. Kung kailangan lang namin padlock, nadala na lang kapatid ko yung padlock. Kasi laki siya ng isang large na maleta pagka puno. Very useful. And then Don the Builder got more. Ay, hindi pala kanya to. Kasi bumili siya ng black na gato. I mean, nagpasabay yata sa akin. Isang araw pa ako naghahanap ng cute band-aids. Gusto ko sana padala yung mga pamangkin ko. Pero hindi ko nakita. Kanina ko nakita. So, akin na lang to. Don the Builder's beer for today. So, update nga pala. Diba pagka tax-free, itong mga consumables, bawal siyang tanggalin dito. Parang sa duty-free.
Kaso ang hirap niyang ipack. So yun ito yung pinaproblema namin kagabi nung pinapack namin yung gamit ni na mommy. Hindi masulit yung space kung ganyan. Yung maliliit, pwede sana siyang isuksok sa loob ng mga shoes, di ba? So nagtanong ko sa mga friends ko na pabalik-balik na dito sa Japan kung anong ginagawa nila. Sabi nila, talagang binubuksan naman nila kasi nga mahirap ipack. Make sure lang daw na hindi open talaga yung mga items. And then, kinikip nila yung mga plastic na ganito, plus the receipt. Para in case na masilip, they can show that. Pero yun, nung nakauwi naman yung brother ko tsaka si mommy, wala naman daw dinaan na i-check. So, I guess, random lang. So, ganun na lang daw, just in case, keep the bag. Buksan natin ito. Sabi ko pa kayo doon, pag di ka naka 5,000, tutulungan kita. Kasi nga, sucks lang naman. Tapos, magkano na naman binayaran natin. May time na ako kaninang mag-explore pa more ng mga contact lens. Ang hirap bumili ng contact lens for myself kasi magkaiba yung grado ko. 0.50 tsaka 2.25. Kaso lang, ang ginawa sa akin nung chineck up ako pag contacts daw, because of my astigmatism, dinagdagan. So pagka contacts ko, 0.75 at tsaka 2.50. So ang hirap maghanap ng color na gusto ko na meron ng both grade. Kaya yun, natagal ko lagi. But finally, may nakuha na ako na dalawa ulit. These are all daily contacts. So, gagamitin ko siya for days na events, saka full makeup ako. I got olive. 10 ang laman ng isa. Hindi pwedeng isang ganito lang. Para sana iba-ibang kulay mabili ko. Siyempre, laging dalawa. So, 20 lagi kasi magkaibang. And then, gray. Nabili ko ng isang araw brown ata. More sunscreen. UV Protect Spray. Pwede siya sa face, body, hair. Basta UV protection. Hindi ko nga lang alam kung anong difference nilang dalawa. So, I just got both. Ah, ito pala, super waterproof. Ito hindi. Itong mga to nasa section kasi ng bestseller ng Donki. That looks so yummy. Sarap. Sarap. Then, nakita lang to ni Don the Builder sa TikTok na best-selling deodorant. Ano kalagay na? Sabi niya, kala ko maasim kasi yung mukha mo. Hindi ko na napit ko na. Sana pala bumili tayo more ginagawa. Oh my God, nasarap talaga nito. Sira nga. Hindi ako makapag-vlog. Okay. Next. Ay, ano yun? Ano yung nakita mo nakalagay nito, love? Sa ano? Most powerful deodorant daw. Eto si Don, may issue to lagi sa paghanap ng deodorant. Mahirap na hirap din siya lagi maghanap ng perfect na deodorant. Ano yung favorite mo? Old Spice. Pero ngayon, hirap na rin kami makabili nun. Wala nang ganun palagi. Ang palaging body spray. So, lagi niyang issue ang perfect deodorant. Tapos, sinadaanan niya kagabi. So, pinahanap niya sa Donki. And apparently, it's also in the best-selling section. In fairness, meron siyang awards. Best Cosmetics 2022. Talaga namang powerful siguro ito sa para sa kaligini mo. Sabi ko, pagka nagustuhan niya, bibili na kami ng madami para may stock siya. And then, he also got this. Ito naman, magical deodorant for his paa. So, lagi ako nagreklamo na after ay maglakad buong araw ang asim ng paa niya. Pwede natin itong most powerful feet deodorant. And then, he also got a lot of alcohol na iuwi niya. Ano ba ito ba pang pasalubong mo? Birthday kasi niya bukas. So, pang painom niya sa Pilipinas. And then, I also got this toothbrushes. I wanna change our toothbrush na pang-travel. Naku, curious ako dito. Lagi ko ito nakikita sa mga vloggers, yung sparkle na ganito. Ito, hindi to sparkle though. Pero yung parang may ionized kinember loo. Yung ionic. Hindi ko maalala kung bakit. Isa ka ko palang i-research, pero when you brush your teeth, you put your thumb here. Para sa ionic keme. Hindi ko alam kung anong point, but I will Google it later. Got white for me and blue for the builder. And then, I also got yung pampalit ng heads. Dalawang naman. Tapos, this yummy looking chicken breast treats for Bocchi and Barkley. I feel like yummy siya para sa kanila. Gusto ni Barkley yung mga ganyan na mga chewy. Feeling ko lang chicken breast kasi may manok dun. Yung mga chewy na treats, yan yung bet niya. And then, itong pinakamahal na binili namin for today's video. Kasi nabudol si Don the Builder sa display. This is pang-massage. Dr. Air. We got one for ourselves. Ayan, ang ganda niya kasi compact lang. At sakit na nga ng katawan namin. Kaya, bet na bet niya kanina. So, paano ba? What's this for? Oh my God, sarap talaga.
So, powerful niya. Tapos, nagagano'n kaming dalawa kanina sa likod. Kasi, ang sakit na talaga ng mga likod namin. Tapos, ang tinatuwa pa namin kasi, ang liit niya. So, pwede namin dalhin every time we're traveling. Kasi nga, pag-traveling naman talaga, pagod na pagod kami. Tapos, binili ko rin si Pops. Yun yung reklamo niya lately. Yung sobrang masakit talaga yung lower back niya. Hindi nga siya nakapunta ng dialysis kahapon kasi hindi siya makatayo. Dahil sa sobrang pain. 4 to 5 hours siya nakaupo sa dialysis chair. 3 times a week. Kaya sumasakit na nga sumasakit yung likod niya. Kaya yan, binilan ko siya. It's so ang sarap niya talaga. I think, para siyang yung uso na, ano yung Theragun ba yun? Mas mahal ba yun? Tsaka, ang laki kasi noon. Ang sarap talaga. Ang sarap-sarap talaga, I swear. Kasi ang sarap niya itong mga putas na binili namin. Kaya... Kapaong. May intensity level ba ito? Isa lang. Grabe, sobrang sarap. Ang sarap din itong grapes. Ang dami ko na lang gawa na sarap. Oh my God, it's the best. It's our best buy, I think. Oh, tatlo pa palang intensity. 1, 2, and 3. Dr. Air. Wala pala sa Donkey yung can make. Di ko alam kung wala sa branch dito or wala talaga sa Donkey yung can make. Kasi sabi sa akin, no can make Donkey. Sabi. Can make mermaid skin gel UV. Pinabili na yung best friend ko si Keisha. So, I got it from pharmacy na nadaanan lang namin. Tapos, I got skirts. I got skirts from Uniqlo. Ang ganda. Yung mga ganyang skirt bet na bet ko for when traveling. Kasi ang ganda nito with sneakers eh. Ganda yung suot ko na isang araw sa Disneyland from Rehoboth. I'm so happy na nakita ko may pocket. Kaya ito, no? Kasi ito wala, yung brown. Baka kamanipis, gano'n. Kaya may pan yung puti. Ah, may lining. Baka nga manipis tong color na to. So anyway, bet na bet ko siya, so I got 2 colors. And yun lang, kasi puro pang mga lamig na yung laman ng Uniqlo. That's why hindi na kami masyado nag-ikot. But yeah, I'm so happy with these 2 skirts. Baka isuot ko na yun siya dito. I don't know, we'll see. Those are the haul of the day. Diyos ko, araw-araw may haul pa natin yung uwi itong mga gamit. Iniisip ko pa yung paano magpapasabay kasi dami namin na mga nabibili and all. Hindi na nag-uusap tayo, yung mami ko minamassage siya ngayon sa bahay Kubo. Binok ko siya ng home service massage sa Mantra. Ano sa bahay namin. So tomorrow, sarap talaga. Tomorrow is Dondo Builder's birthday. We are gonna go to Mount Fuji. Yung best seller sa Klok na Mount Fuji activity. Laging sold out. Yung merong Gotemba outlet sa dulo. Naghanap na ako ng mga kung ano-anong other options na Mount Fuji na available for tomorrow kasi para nga sa birthday ni Don kami pupunta. Hinabok ko, medyo mas mahal ng konti. Pero, at least, pipick upin pala kami dito sa hotel. Ganun namin kailangan maghanap ng meet-up point. Private yata yung nabook ko. So, ipipick up kami tsaka i-drop off dito sa hotel after the tour. Ayun, ubus na kami strawberry. So, I will end the vlog here. I hope marami ako na ipakita today kahit dito kami nakalabas. Oh my God, nasarap talaga. Wala pa tayong word of the day. Word of the day is strawberry. Type in the comment section strawberry to join today's vlogmas giveaway. Thank you guys so much for watching. See you tomorrow. Bye!